Isinusulong ni Senador Sherwin Gatchalian ang paglipaso sa pagpapatupad ng Magna Carta for Public School Teachers. Layo ng Senate Resolution No. 522 ni Gatchalian na matiyak na napapangalagaan ng kapakanan ng mga guro sa pampubliko mga paaralan. Hindi raw kasi lahat ng probisyon ng batas ay naipatutupad kabilang na ang libre at taunang medical examination bago sumabak ang mga guro sa pagtuturo. Ayon kay Gatchalian, mas nabibigyan diin ang kakulangang ito sa gitna ng COVID-19 pandemic na ngayon nagbabanta sa kalusugan at kaligtasan ng mga guro sa pagpapatupad ng distance learning. Mandato rin ng Magna Carta na hindi dapat lalagpas sa 6 na oras ang pagtuturo at pagtatrabaho ng mga guro. Pero sa isang pag-aral anya ng Philippine Institute for Development Studies, natatabunan ang mga guro na mga gawaing walang kinalaman sa pagtuturo tulad ng student guidance, pagkwenta ng budget, pagresponde sa mga sakuna at pagsali sa iba pang mga aktibidad tulad ng feeding, deworming at eleksyon. Isinusulong din ang Magna Carta na siguruhing tumataas ang sahod ng mga guro pero napag-iwanan na ang mga guro ng ibang mga professional sa pamahalaan, kabilang ang mga sundalo at polis.